Bossers! Welcome back to our channel. Medyo natagalan tayo, mga 2 weeks ata tayong hindi nag-upload ng mga videos natin. Kasi marami tayong gawain, nag-periodical ang mga students, gawaan ng mga grades. No, ngayon, may panibago na naman ako sa inyong ibabahagi. Okay, at ano ito? Napakasimple lamang nito, pero bago natin umpisahan sa mga disclaimer dyan, skip nyo na lamang ang video nito. Ito po ay hindi para sa inyo at ang video pong ito ay para lamang sa mga naniniwala na katulad ko sa mga pampaswerte. Okay po, yung mga hindi naniniwala, marami po kami mga videos na andyan po sa suggested box natin sa taas. Okay, panoorin nyo po. Ito po, napakasimple lamang ng ating gagawin at ang pampaswerte pong ito ay para sa pangkalahatan. Dahil kung utang-uta ka na sa mga paghihirap na naranasan mo sa buhay, subukan mo ito, wala pong masamang gawin ito. Dahil ganito din po ang aking ginawa at ginagawa, patuloy kong ginagawa, pinupuno ko po ng mga papaswerte ng mga ritual-ritual na ito na walang gastos, ang aking sarili, ang aming tahanan, at yun nga, sabi ko po nga sa inyo, maganda naman po ang naidudulot. At syempre, una sa lahat ang ating mananalangin sa poong may kapal. Dapat hindi po natin yon tinatanggal. Hindi po natin, kahit gumagawa po tayo nito, ang faith natin kay Lord, ang pananalangin natin sa Kanya, ang tiwala natin sa Kanya, dahil ang lahat ng bagay na ito, pati ang mga ideas na naiisip natin, siya po ang nagbibigay. Ito po ay mga sangkap lamang, mga pampasarap lamang sa ating buhay na nagbibigay rin sa atin ng pag-asa. Kung hindi po kayo naniniwala, huwag niyo po itong gagawin. Kung hindi po buo ang inyong kalooban para sa paggawa nito, lagi kayo nagdadalawang isip at hindi buo ang inyong kalooban, huwag na huwag niyo pong gagawin ito dahil wala po namang mangyayari sa inyo. Okay, ito po ay base lamang sa aking karanasan na gusto ko rin naman pong ibahagi sa inyo. Okay, ano po ang ating gagawin ngayon? Ngayon po ay gagawa po tayo ng money magnet oil. Okay, money magnet oil na gagamitin natin bilang pampaswerte natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ano po ang ating mga gagamitin sa ating gagawing money magnet oil? Money magnet oil. Okay, dahil kung may mga pupuntan tayo, bakit sinasabi siyang money magnet oil? Limbawa, naghahanap po kayo ng mga trabaho, ang gagawin nyo lamang po dito ay ipapahid po ninyo ito. Yung may mga transaction kayo, yung may mga business kayo, halimbawa sa kahan ninyo, may business na kayo para dumugin kayo ng maraming mga customers, ilagay po ninyo ito sa kahan ninyo at mag-haplos po kayo. Konti lang, ilalagay nyo lang dito yung oil sa kamay ninyo. Haplos po ninyo dyan and then dito. Nako, mga kasosters, dudugugin po kayo ng mga customers. Lalo-lalo na po kung kayo ay may mga negosyo at kung kayo naman may mga plano mag-apply ng trabaho, gawin din po ninyo ito sa mga mag-aaral, nakukuha ng exam, lahat po pwede natin gamitin ito sa mga sakit-sakit, sa mga ngalay-ngalay natin, pwede po natin i-haplos ito. Kaya nga tinatawag ito pampaswerte sa pangkalahatan, pangkalahatang pampaswerte. Ang dulot po ng gagawin nating money magnet oil. Okay po? So, ano po ang ating mga gagamitin? Of course, ang una natin gagamitin ay ang ating vial. Yan po. Marami po kayong mabibila ng mga ganito doon sa mga pang-giveaways, sa mercury. May mga ganito. Yung mga vial, pwede rin po mas maliit dito. Sa labas ng simbahan, may mga ganito din po. Di ba yung mga nilalagyan ng mga langis-langis? O kahit ano pong botelya na meron kayo. Okay po? And then, syempre may takip. Kailangan may takip. Ako, nilagyan ko ng ganito para hindi mahirap tanggalin. Yung pin, pantulong pangtanggal. And then po, olive oil. Kung wala naman po kayong olive oil, yung coconut oil, pwede na po yun. Okay po, basta wag yung mga oil na hindi natin alam kung saan ang galing. Ano po, virgin coconut oil at saka olive oil, pwede na po. Pero, ako po, ito po yung ginagamit ko. Pero kung wala po kayong ganito, coconut oil, pwede na po. And then, yung kahit mga punit-punit na po na dahon ng laurel, kahit hindi na po buong dahon ng laurel, ang gamitin ninyo, eto na po, ganito lang po yung punit-punit na. Kasi yung dahon ng laurel, mainam po yung ginagamit sa pagkanag. Susunod po tayo ng ating mga wishes. Okay po, eto po yung mga gagamitin natin. Bawang,
And then, ito po, bawang. And then, asin. Okay, ano po ang gagawin natin? Unang-una, isasalin po natin ang ating olive oil dito sa ating vial. Ayan po. Ayan. Pupunuin ko po itong aking vial, ang aking botelya. Ayan po, ganyan. Nasa natin ang natapong konti. Ayan po, ganyan po. And then, ilalagay na po natin ang ating dahon ng laurel. Ayan. Ayan po. Pwede naman pong gupit-gupitin ninyo kung maliit po ang butas ng inyong botelya. Pwede pong gupit-gupitin yan. Ayan. 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 And then, ang ating bawang. Yan po ang ating bawang. Ilalagay po natin ang ating bawang. Eto pa. Ay, anuin natin muna. Iwain natin para magkasya. Yan po. Ayan. Ayan. And then, asin. Konting asin. Po tayo ng asin. Natin dito. Yan po. Konti lang po. Hindi natin siya pupunuin. Basta may asin lang siya. Kasi ala, lagi ko pong sinasabi ang asin ay pangtaboy ng mga kamalasan. Ng mga negative, ng mga bad vibes. Ayan. Ayan lamang po. Konting-konti lang. Na asin ang ating ilalagay. Ayan. Ayan. So, punasan natin. Kasi bawal na bawal pong matunaw yung asin sa sahig. Napakamalas daw po nun. Kaya iwasan natin na yung mga nalaglag ay hindi natin linisin. Kinakailangan linisin natin yung mga nalaglag-laglag na yun. Ganun lamang mga kasolsters kasimple. Pero hindi pa po nagtatapos doon ang ating pangpaswerte. May gagawin pa tayo dito. Ayan po. Ayan. Natapos na natin gawin ito. Ngayon, ang gagawin po natin dito ay ibibilad po natin ito sa sinag ng araw. Kailan po natin pwedeng gawin ito? Gagawin po natin ito sa araw ng Martes or sa araw ng Biyernes. Okay, sa oras na alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Okay, ganun lamang po mga kasosers. Ibibilad po natin ito sa sinag ng araw sa mga oras na nabanggit ko within 30 minutes lamang po sa loob ng 7 araw. Like for example, nag-umpisa ka ng Martes. Magbibilang ka ng 7 araw. Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, at saka Lunes. Lunes mo po siya matatapos or sunod-sunod na araw na yun, ibibilad mo po siya sa sinag ng araw sa oras na nabanggit, yung 6:30 a.m. or 6 o'clock a.m. hanggang 8 o'clock a.m. Kahit po 30 minutes lang po sa mga nabanggit na oras na yun, about 6 o'clock hanggang 6:30, mga ganun, or 6:30 hanggang 7 o'clock. Basta yung mga oras po na yon na nabanggit lang po doon. Okay, sa loob po ng 7 araw. Yan po. Martes at saka Biyernes. Mamili po kayo doon. Uumpisan po ninyo yung araw kasi sabi po, ang mga lucky charm na ginagawa natin, mas mabisa kapag ka ginagawa natin kasi malakas po ang epekto nito tuwing araw ng Martes at araw ng Biyernes natin ginawa. Okay po. At saka sa loob ng 7 araw po, bago po natin siya gamitin. Pero bago po natin siya ibibilad,
Abubulungan na po natin siya ng ating mga wishes. Okay, na wag pong gagamitan ng sana ha, kasi pag sana raw po 50-50 pa, maaaring matanggap mo, maaaring hindi mo matanggap ang mga wishes mo. Kung kaya't dapat direct mo na nasasabihin dito ang mga wishes mo sa mga panalangin mo, and then yung mga panalangin mo dito mo ibubulong, and then saka mo siya ibibilang sa sinag ng araw. And then after 30 minutes ulit, yung dati mong wish, i-wish mo ulit dyan, and then itago mo ulit. Kinabukasan, sa loob ng 7 araw, ibabalik mo ulit doon, ibibilad mo na, huwag ka na mag-wish kasi nag-wish ka na sa unang araw, ibibilad mo na lamang siya sa loob ng 30 minutes hanggang sa loob ng 1 oras. Maaring 6:30 hanggang 7 o'clock or 7 o'clock hanggang 8 o'clock. Yung patataas na po ang haring araw. Yung papuputok na po yung kanyang liwanag. Okay, so paano po natin gagamitin ito mga ka-solsters? Kapag ka meron na po tayo nito, naritwalan na natin, sa lahat ng mga bagay na pupunta natin sa ating pagbiyahe, lagi po natin itong bit-bit-bit-bit. Kung kaya't kinakailangan, hindi natatapon. Lagi natin itong nasa bag, kung saan man tayo pumunta. Dahil lahat ng mga transaction natin, gagawin po natin ay magpapahid po tayo. Nako mga ka-solster, sasabihin ko po sa inyo, lalong-lalo yung may mga interviews trabaho, may mga transaction naman, pakikipag-deal sa mga business, baga pa lang, bago ninyo buksan ang inyong tindahan, maglagay na kanito, ano nyo na sa inyong kamay, dito sa inyong may batok, ayan po. So, yan lang mga ka-solsters, ito po ay sa pangkalahatan na kung masakit ang ulo mo, ipahid mo to sa ulo mo, kung saan mga may sakit-sakit na bahagi ng iyong katawan, yung mga nangangalay, pwede mo po itong pangpahid. Ayan po. Amoy bawang nga lang po, pero sabi ko mga ka-solsters, ang dulot nito ay napakaganda sa ating kaginawahan, sa ating buhay, at sa ating pakiramdam. Okay, ito lang ang makasulsa sa wala ka nang gagastusin. Another pampaswerte na naman. Okay, gawin niyo po ito at wala pong masama. And then, puspusang panalangin po ang ating kailangan at sipag at tiyaga. Huwag po kayo mag-expect mga ka-sources na kahit gumawa kayo nito, kung hindi kayo magtatrabaho, wala pong mangyayari sa inyo. Do not expect. Kahit nga po, lagi ko pong sinasabi sa inyo, kahit si Lord, hindi kayo bibigyan kung kayo ay tatamad-tamad. Ano man po ang hingiin niyo, kung hindi kayo nagtatrabaho, hindi kayo nagpapagod, hindi kayo nagsisipag, hindi kayo nagsisikay, at wala kayong tiyaga, wala po kayong mapapala. Ang lahat pong may mga napapala ay yung lahat ng mga gumagawa. Okay po mga ka-solsters, dyan lamang po. Please don't forget to like, share, leave your comments, and subscribe to our channel, The Solsters Fam. Maraming salamat mga ka-solsters. Bye! Thank you so much!